sampanan ng kaso ang mga naagrabyadong player ng De La Salle College of St. Benilde laban kay Jose Rizal University forward John Abores. Yan ang tinutukan ni Dex Agustini. Tuluyan na sinampahan ng kaso ang Jose Rizal University forward na si John Abores. Kasama ang kanilang head coach na si Charles Chu, nagsampa ng kasong physical injuries na Jimboy Pasturan at Tane Davis laban kay Amores nitong Biyernes ng umaga sa San Juan Prosecutor's Office. Sina Pasturan at Davis ang mga manlalarong lubhang nasaktan matapos ang panuntok ni Amores noong nakaraang Martes sa salpukan JRU at CSB sa Season 98 ng NCAA Men's Basketball Tournament. The parents of the players wanted to file a case, so syempre we just support them, and we thought it was the right thing to do. For us, of course, we want to protect our players talaga, more than anything, diba? We're a family here, and we felt after multiple incidents with the same person, no matter what, I think he has to be accountable naman for his actions. Yun ang malungkot, ano? Parang wala siyang effort para kilalanin yung ginawa niyang pananakit. At hindi lang pananakit ito eh, krimen ito. So you are hoping that he would reach out, pero if he's not doing that, we're the ones reaching out with the long arm of the law. Kami na yung umaabot sa kanya sa pamamagitan ng demanda, sa pamamagitan ng kaso. Tingnan natin kung ano maging resulta nito. Sa isang exclusive interview sa PTV Sports bago ito, ibinahagi ni CSB Sports Development Director Stephen Fernandez na plano na talaga ng pamilya ng mga manlalaro na kasuhan si Amores. I believe the families of those who were aggrieved will pursue a legal option. Hindi naman talaga tama yung ginawa. And at the same time, honestly, I don't see any remorse from the end of that boy. So yun nga nakakalungkot. He needs help actually, he needs help. Maliban sa indefinite suspension na ipinataw ng NCAA kay Amores, tatlong player ng St. Benilde rin ang sinuspindi. Suspendido sa dalawang laro si Mark Sanko at CJ Flores. Samantalang one-game suspension naman ang ibinigay kay Ladis Lepalam. Umapilan naman agad ang kampo ng Blazers at kinundina ang ginawa ni Amores. I was there, I saw everything. Kumbaga, in real time, talagang yung nangyari. And nakita ko talaga na yung resentment ni Amores dun sa call ng referee. Dun pa lang, medyo hindi na maganda yung kanyang action. He should have calmed down, especially nung lumapit yung second referee. Nung lumapit na rin si Mr. Supan to, kumbaga, restrain him. So dun pa lang, dapat naipigilan na yun. So, sumunod ka na dahil alam naman natin, the referees are there to put order in any game, and you have to respect the authority of the referee. Ayon pa kay Fernandez, nagkaroon agad sila ng debriefing matapos ang insidente. Nag-debriefing yung team after that, the day after. So, the school provided a debriefing session to let go of that incident already. And, masaya naman yung mga bata, and we had three of our boys medically checked in a hospital, so they were all cleared. But they had minor bruises and contusions. Pinatawan na rin ng JRU ng indefinite suspension si Amores at humingi ng paumanhin sa ginawa ng kanilang manlalaro. Dex Agustini, PTV Sports.